Magsitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kaniyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiig, bago at matilim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at dudurugin tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin. Pagdating ng bagyo, ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakainog.
Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbabalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang Banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanang siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanang siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Tumatak na waring ulan, naway umusbong di naman ang manunubos ng tanan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula ng mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng katahasan at inaagaw ng marahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang dumating si San Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming.
Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakahalaga po ng ginampanan ni San Juan Bautista sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Inihanda niya po ang daraanan ng Panginoon. Si Juan Bautista, inilaan ang kaniyang buhay sa paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang humantong sa kaniyang kamatayan. Ngunit sinabi sa ating Ebanghelyo, ang pinaka-aba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Ano po ang ibig sabihin nito? Ngayong panahon ng Adbiyento, inihahanda tayo ng Diyos upang tayo'y magkaroon ng isang busilak, marangal at malinis na puso. Ibig sabihin, dapat tayo'y mapagkumbaba at mababa ang ating kalooban. Hindi ikinalulugod ng Diyos ang mga taong mapagmataas at mataas ang tingin sa kanirang sarili. Kung tutuusin po, wala tayong pwedeng maipagmalaki sa Diyos. Uulitin ko po, wala tayong pwedeng maipagmalaki sa Diyos. Ang lahat ng ating kayamanan, ang lahat ng ating kagalingan, at kung anumang mayroon tayo sa kasalukuyan, lahat ng iyan, kaloob at galing sa Diyos. Kaya nga walang bagay na pwede tayong maipagmalaki sa harap ng Panginoon. Kaya't sa bawat araw ng ating buhay, inaanyayahan tayo na maging mapagkumbaba at mababa ang kalooban. Ano pong ibig sabihin nito? Simple lang. Dapat marunong tayong kumilala at magpasalamat sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Kailangan kung anong mayroon tayo, marunong tayong magbahagi at makipagkapwa tao. Kailangan kung mayroon tayo, hindi natin sinasarili, ibinabahagi natin sa ibang tao. Dapat kung anumang mayroon tayo, dapat klarado, ito ay galing sa Diyos. Ang Adbiyento, panahon ng paghahanda, panahon na kung saan sinusuri natin kung ano ba ang laman ng ating puso. Naway sa pagdating ni Jesus Nazareno, ang maging tanging laman ng ating puso ay isang pusong malinis, isang pusong marangal, at isang pusong nakalaan para sa kapwa at para sa Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinuri ni Jesus si San Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan. Sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon, Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway patuloy na manawagan sa mga tao
na talikuran ang makasalanang pamumuhay, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan, naway pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Atin nawang laging piliin ang maging mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga mananampalatayang yumauna ay makaranas nawa ng pagdeligtas ng Diyos sa kanyang kaharian, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ama, pakundangan sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot at mapagkumbabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na pang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa pagunita namin kay San Juan. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pangako mo'y tugtin mo na.
Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang orans ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus. Ipagkaloob mong ang paghahaing ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod sa amin upang pagmalasakitan ang lahat para matubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.